Hello mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel. O, eto, meron tayong gagawin dito na CRT naman mga bro. Ayan. Meron tayong tanggap doon na LED TV, 32 inches na higher. Pero na-video ko na yun, nagawan ko na yun ng video mo yung trouble mga bro, panel issue. May power, may sound, may backlight. Yun yung kadalasang sakit ng ano ng mga China na panel. Kaya hindi na natin gagawin ng video yon. Papagawa ko na lang yun sa kapatid ko mamaya pag dumating. So, ito yung gagawin natin dito. So, nabuksan ko na LG na CRT TV 21 inches. Nabili ko lang 'tong mga bro sa ano magbubuti. At ang ginawa ko kanina dito ay akala ko ang sira lang niya is switch. Pero nung napalitan ko ng switch, sakit naman 'to kasi nung ganitong klase na LG. Meron na siyang B+ pero hindi siya nag-oscillate. Kaya ang ginawa ko is nag-re-solder muna ako. So, ito yun. Pagkita natin. Nagpalit ako ng switch. Tapos, re-solder ko lahat mga bro. Halos lahat ng ano nito. Na re-solder ko na. Tapos, ayaw pa rin mag-oscillate mga bro. Kaya, chinik ko yung crystal. Ito yung crystal na yan. Is, sakit na nitong TV na ito. At nagawa na natin ng video to nung nakaraan, matagal na yan, parang sa ano din sa China TV, yung China board. Pag nasisira yung nagkakalik yung crystal na yan, is ayaw mag-oscillate. So bali ito yung pinalitan natin dyan, ito yung dati nya. Ngayon, nung napalitan natin, nag-oscillate na siya, pero may problema pa mga bro. Malit yung kanyang picture na ano siya, pakurba yung kanyang picture. May problema pa yung kanyang yoke sa vertical. Kaya yan, rewind ko siya. Hindi ko na pinakita yung pag-rewind dahil may video na din naman ako nito. Ayan, pero sa bandang taas, okay. At saka yung anode cap niya, sumisirit, pinalitan ko na din. Tenis natin. At okay na. Ayan lang, wala pang wala pang 5 minutes na naka-on mga bro, is biglang sumirit at nag-shutdown na naman. Tapos pag-check ko yung kanyang horizontal output, nako, shorted. So yung kanyang horizontal output mga bro, tinanggal ko na, TT2170. At shorted mga bro. Kaya ito yung ito troubleshoot na natin kung bakit naging nag-short yung kanyang horizontal output dahil may nagre-request din sa atin to no ano mga bago pa lang. Nag-check na ako ng voltage nito at hindi normal yung kanyang B+. Mataas. Kaya ganun yung nangyari. Siguro nung tinis ko na ano siya, biglang sumirit, is bigla siyang ano, biglang nag-high voltage yung kanyang B+. Kaya yun, bigla siyang sumirit and then nasira na yung kanyang horizontal output. Ngayon magbo-voltage checking tayo. Okay, dito na tayo mga bro sa may ano 47 by 160 volts. Okay, plug in natin. Tingnan nyo yung ating tester, pumalo ng, ayun, tumataas pa siya, oh. Tapos biglang baba na. Pag ganyan mga bro, yung ano nyo, lalo yung mga nag-uumpisa pa lang, check nyo agad yung kanyang feedback circuit. Dito tayo mag-focus sa kanyang feedback circuit. Yung kanyang feedback ay siyempre, mula opto hanggang error amp. Mag-focus tayo yung dito sa kanyang
resistor na nakakonect sa B+ patungong error amp na TL431. Meron ditong dalawang resistor na kadalasang na-open, yung 91K. Ang label dito sa board is R815 at saka R816. So, yan mga bro, check natin. May nagawa na din tayo dito na video noon na ganito. Check natin kung same trouble sila. Hang lang natin tong resistor na tong dalawa. Kasi kung minsan kahit na isa lang yung na-open dito, pag check natin sa kabila is nag-change value din yung kasama niya. Okay, nahang na natin. I-check natin mga bro kung nagbago ba yung kanyang resistance. Check natin itong R815. Ayun, tumaas mga bro. Ayun mga bro, tumaas siya. Dapat 91K yan, naging 98K. Yan yung R815. Check natin yung isa, yung naka-series. Bali magka-series tong mga tong dalawang 91K na to mga bro. Ka-series lang. R815 at saka R816. Ayan o, oh, open na tong isa mga bro. Ayan, open siya. Open. Tanggalin natin. Dahil magka-series lang naman to mga bro. At pwede din natin ano to. Dahil magka-series lang naman to mga bro, pwede na nating palitan to ng ano, ng 180K. E isang resistor na lang na 180K. Okay, tanggal na natin yung isa pa. Check ulit natin. Oh, ang nakalagay dito na color niya mga bro is ano? White, brown, black, red. So 91K. Ayun, ito yung nag-high value kanina, 98. Tapos yung isa naman, ito na yung open. Ayun mga bro. Oh, maliwanag na open. Papalitan na lang natin yan ng ano, ng resistor na hanap tayo dyan ng 180K. Ito na lang mga bro yung lalagay natin. Ayan, 180K. Tapos hanap tayo dyan ng horizontal output na pwede dito. Kahit na hindi na ganito kalit mga bro, kahit na yung mas malaki, okay lang. Pag nagpapalit tayo ng horizontal output, kahit naman hindi same number, basta importante ay mas mataas yung rating ng ipapalit natin,
mas mataas yung kanyang voltage at saka current rating. At saka original siya. So ito, mukhang wala na akong pamalit na ganito. Pwede natin itong lagyan ng D2627. So ayan, may lagay na natin. Check na natin mga bro yung kanyang B+ kung nag-normal na siya. Kanina ang reading natin ay pumapalo ng 140 plus tapos bumababa ang kanyang voltahe. Dapat to nasa 110 eh. Nasa 110 volts yung kanyang B+. Okay, plug in natin. Iabang na natin yung ating tester sa kanyang B+ line. Okay, plug in. Ayun, .107.2. Check natin yung voltahe dito sa kanyang collector kung nakarating. Oh, mababa lang. Ah, yung ano dito. Yung resistor dito na naka-series 1 ohm, sigurado may problema pa to. Ayano mga bro. 106 dito sa input ng resistor na 1 ohms, pero sa kabila 83 na lang. Papalitan pa natin 'yan. Tanggalin natin. So, ano 'to mga bro? 1.2 ohms. Okay, check natin mga bro. Ayan o, open. Okay, hanap tayo dyan ng pamalit natin. Tapos hanap na din tayo ng ano mga bro, ng horizontal output. Ito mga bro yung ilalagay natin na resistor. Bumunot na lang din ako sa board dyan na kapareha niya. Ayan, okay. Okay, lagay natin. Tapos yung kanyang horizontal output mga bro, wala na akong ano, available dyan na pamalit na yung mga ano lang, yung maliliit. Lalagyan ko na lang to ng ano, malaking horizontal output. Thank you.
Eto na mga bro, yung ilalagay natin na ano, horizontal output D2539. Yan. Nilagyan ko na lang ng wire kasi maiksi yung kanyang paa, hindi ko siya mabend. Okay lang din naman to mga bro, lagyan natin ng wire. Ayos lang din, wala namang problema. Okay, ito na lang yung lalagay natin. Tanggalin na lang natin itong heatsink nito. Tapos itatry natin to. So, ayan na mga bro. Nalagay na natin yung ating horizontal output. Pangit lang tingnan mga bro, no? Kung may wire. Pero hindi ko naman ina-advise na gawin nyo to. Kung mayroon kayong available dyan na parts na pamalit dito, or pwede nyo dugtungan na lang yung paa para hindi ganyan. Ang purpose ko lang is para makita lang ng mga newbie na gumagana pa rin yung ano, yung horizontal output nya kahit na madugtungan ng wire. So, ayan mga bro, itetesting na natin at lumalakas na naman yung ulan dito sa amin. Voltage checking tayo. Okay, plug in natin. Ayan mga bro. Papansin nyo, 107 lang yung kanyang voltahe kasi yung nilagay natin na resistor is kulang ng ano, kulang ng 2k. Dapat as ano yan, dalawang 91k. So 182k dapat. E yung nilagay natin is 180k. At saka siguradong hindi pa yun eksakto 180k, kulang. Kaya yan yung resulta. 110 dapat pero 107. Pero okay pa rin yan mga bro, pasok pa rin yan, kahit check natin yung ano niya, yung raster niya. Hindi naman yan magkakaguhit sa ano niya, sa gilid. Ayan oh, meron na siyang raster. Okay, ayos na lang natin mga bro at ipapaharap natin. Ayan, okay na siya. Mukhang may problema pa yung kanyang ano? Posistor, kaya may mancha doon sa gilid. Di ba, check ko na lang mamaya. Pero ngayon so okay naman na. Yan. So, ang dami ng sira mga bro itong ginawa natin. Kung bakit marami siyang sira mga bro, ano kasi matagal ko na kasing nabili ito sa magbubuti, tapos hindi ko pa siya pinasok dito sa loob. Nandun lang siya sa labas, kaya kapag umuulan, naaambunan siya. Kaya ganun karami yung sira na pyesa. Pero okay naman na mga bro, pwede na naman itong pangbenta. So, konting linis na lang yung kanyang pati yung kanyang takip. Lilinisan natin. Yun o, mayroong konting mancha lang doon. Okay mga bro, kung nagustuhan nyo itong ating video, please like, share, and subscribe. Maraming salamat mga bro.